Hello mga Beshi, at sa araw na ito, tuturuan ko kayo paano gumawa ng sarili niyong intro or outro pag gagawa kayo para sa inyong channel or di naman kaya para sa inyong project sa school or presentation. So ngayon, kailangan niyo na internet at i-type lang sa URL ang panzoid.com, panzoid.com. Ang Panzoid po ay hindi lang po para sa mga YouTube vlogger or my channel. Pwede rin itong gamitin para sa seminar kung meron kayong presentation. Ayan, so nakikita niyo sa baba ang mga samples ng mga intro or outro na pwede niyong gawin sa Panzoid. So ayan, scroll down niyo lang at click niyo lang more creations. And ito, lalabas itong mga samples na pwede niyong paggamitan o paggawa na intro or outro niyo. So, mag-tab lang ako para madali lang tayo makabalik sa home ng Panzoid. So, click mo lang yung kulay blue sa baba. Yan. Click mo lang yung open ng clip maker para ma-edit mo yung intro or outro mo. So ayan, hintayin mo lang siyang matapos mag-load at lalabas lahat ng mga settings dito para makapag-start ka ng mag-edit na yung intro or outro. So ayan, yung mga nakikita niyo, mga sample, ay mga suggestion yan na pwede mo pa rin pagpilian kung gusto mo ibahin yung gagawin mo intro or outro. So mga options lang yan or suggestions ng Panzoid. So, ipi-play ko tong napili natin disenyo sa Panzoid. Kung napapansin nyo, patagilid yung video kasi hindi ko pinindot yung parang simbolo ng mata. Yan, kadapi ng play. Para makita natin ang buo yung effect ng video. So, yan, i-adjust ko muna yung volume kasi masyadong malakas yung sound ng laptop natin. And play again. So, yung music na yan is kasama na dun sa package ng pinili nating intro or outro. So, ayan. Uulitin natin at ipi-play ko yung video. Nakaklik na yung parang mata na logo. And kung napapansin nyo, yung word na template, pwede mo yung palitan ng pangalan mo, yung channel mo, or presentation na gagawin mo. Para makabalik ka sa pag-edit, click mo lang yung pause. Ayan. So, kung nakikita mo sa left side, nandyan yung mga options. Dyan sa tatlong linyang nakapahiga. So, pipili ka lang dyan. Yung mga options na nakikita niyo sa left side, ayan po yung pagpipilian natin kung paano natin i-edit yung video natin sa Panzoid. So, yung project is dyan mo isi-save yung video na hindi mo natapos i-edit dito sa Panzoid. And yung basic naman, pwede mong palitan yung video resolution ng iyong video yung gagawin sa Panzoid. So, ayan yung mga options for video resolution. Yung ibang mga settings sa Panzoid, hindi ko na ginagalaw tulad ng scene. Yan. Yung parang bundok na logo. Dito naman tayo sa parang square. Yan po yung objects. Yan natin papalitan yung words na gusto natin palitan dun sa video. Halimbawa, itong template, palitan mo ng pangalan ng channel mo or ng video presentation mo. So, kung napapansin mo, template pa rin yung nakasulat kasi hindi pa natin pinalitan. So, kung gusto mo i-edit, click mo lang ulit yung post. Yung first text, papalitan ko ng pangalan ko sa aking channel. Ito yung gagamitin natin intro para sample kung paano mag-edit dito sa Panzoid. So, click mo lang yung parang maliit na square na tinuturo ko. Yan. Then, palitan mo yung word na template. So, pwede mo rin palitan yung font style at yung font size. Depende sa gusto mo. So, syempre, yung pangalan ng aking channel ay mismong pangalan ko, Vera Ponce. So, papalitan ko ng Vera Ponce. And pati din yung font style niya and font size.
Kung napapansin niyo, maraming option na pwedeng pagpilian para sa ating font style. Click mo lang yung font style na napili mo. Ayan, lahat ng options. Dahil tapos na akong makapili ng font style, ipi-play ko na para makita niyo yung Vera Ponce na first text na in-edit natin. So, ayan ang mga besh. So, kung napapansin niyo, meron pa rin template na word dun sa likod ng Vera Ponce, yung kulay white, kasi hindi pa natin yung pinalitan. Yung first text lang yung in-edit natin kanina. So, ipi-play ko ulit para makita niyo. So, pagmasdan niyo ulit mga beshi, ayan, ipi-play ko ulit. Naka-Vera Ponce, yun yung kulay violet. At yung white is template pa rin yung word. So, i-edit natin yung pangalawang text na template at papalitan ko ng Vera Ponce. So, click mo lang yung pangalawang text, yung template, para mapalitan mo ng pangalan mo. So, pili ka ulit ng font style. Depende kung gusto mo same font style lang o iba na. Yan ang mga besh, ina-edit ko na yung pangalawang text ng aking pangalan. So, ipi-play natin para makita nyo. So, wait lang mga beshi. Mga besh, napalitan ko na yung dalawang text. So, pantay na siya. From template, change ko yung dalawang text sa aking pangalan na Vera Ponce. Yan lang kadali mag-edit dito sa Panzoid. So, pwede mo din palitan yung music kung gusto mo. Ayan. Yan yung mga options kung gusto mong center. Paano ba magiging itsura ng text mo. So, nasa sayo na yan kung i-edit mo pa yung ibang settings. Ko nga kanina, hindi ko nagagalawin yung ibang settings like FX and camera. So, papakita ko lang sa inyo kung anong laman ng mga settings na ito. Ayan. So, punta tayo dito sa parang may note. That's for audio. So, pwede mong palitan yung audio ng video mo. Kasi yung Panzoid, meron na siyang built-in na music. So, nasa sa iyo yun kung gusto mong palitan yun ng ibang sounds or music. So, hanap ka lang kung saan nakasave yung mga music mo. And, pwede mo na siyang palitan. Click mo lang yung audio file para mapalitan mo yung music na background sa ating video sa Panzoid. So, nasa sa iyo lang yun kung gusto mong palitan o hindi. So, ayan ang mga beshi, napalitan ko na ng audio and ipi-play ko ulit para marinig niyo yung bagong music na pinalit ko doon sa ating video sa Panzoid. Ayan, playing na siya. Tahintay lang tayo mga beshi kasi medyo loading siya. So, yan na yung bagong music. Yan mga beshi, tapos na tayo magpalit ng music. So, i-click ko lang ulit yung ibang setting para makita niyo kung ano mga itsura niya. And kung gusto niyo na i-download yung ina-edit niyong video sa Panzoid, click mo lang yung arrow na pababa. Ito na mga besh. So, tapos ko nang pindutin itong arrow na pababa. So, click mo lang yung download and meron dyan yung anong klaseng format ng video yung gusto mo. So, click mo yung nasa pinakababa and magsa-start na siyang mag-download yung video na in-edit natin sa Panzer. Hooray! Pansin nyo, medyo mahina yung pag-download natin kasi mahina yung internet ko. So, ginawa lang natin yung tutorial na ito para makita nyo kung ano yung steps sa pag-download ng video nito. So, ayan. Hintayin mo lang kung ilang minuto pa bago matapos yung video mo. At makikita mo naman yan sa PC mo kung saan na-save yung mga downloads. So, medyo matagal talaga siya bashing. Ilang minutes pa bago matapos yung pag-download natin.
lang, Beshi, kung anong oras ka matatapos sa kakadownload ng video na ito. So yan, yung kulay blue yan yung nagload na sa pagda-download natin ng video sa Palzoid. Ganun. So wait lang talaga, mga Beshi. Kung mabilis yung internet mo, mas mabilis din yung matatapos. So punta tayo dun sa home, dito sa isang tab para while waiting sa pagda-download. Kita niyo yung mga categories na pwede pang pagpilian nito sa Panzoid. Aside from intro, meron din siyang mga outro videos. Ayan, so click. Then, ayan, nakikita niyo itong parang mga dots. Pwede mo yung pindutin for option. Meron din itong all categories. So, nandiyan lahat ng options. Depende sa iyo kung ano yung gusto mong i-edit and theme na gusto mo sa iyong video. Ayan, so madami ka talagang pwedeng pagpilian dito sa Panzoid. Ito mga outro to. At the end of your video, pwede mo itong gamitin. So change mo lang yung name mo. Palitan mo lang ang title ng channel mo or presentation. Ayan, madaming options dito. So depende sa inyo ano yung gusto mo. Ayan, Besh, matagal pang matatapos itong ating pagda-download. So scroll muna tayo dito, mga Beshi. And mostly sa gumagamit ng Panzoid is yung mga gaming channel and mga lalaking nagmamay-ari ng mga channel din sa YT. Yan. So may napili ako isa, papakita ko sa inyo. Yan. So click ka lang dyan kung anong option yung bet na bet mo. So punta natin yung napili natin kanina. Mga Besh, same process lang din yung pag-edit ng ating outro. Same kanina sa ginawa natin for our intro. So, click nyo yung kulay blue. Ayan. So, sample lang yon. So, ang dami talaga, Besh, ng mga options dito. Hindi lang naman siya pang lalaki yung Panzoid. Meron ding mga pambabae, meron ding mga anime, meron ding pag-girly-girly, pero konti lang talaga yung pang-girl. Ayan. So yun, mga Beshi, ang tagal talaga nang matapos mag-download kasi may na yung net natin. So ipi-play ko tong napili nating outro sample. Yan yung music niya. Diba, bonggang-bongga, ang ganda ng sounds. So click lang natin tong mata para makita natin yung front view. So same process lang din, mga Beshi, paano yung edit ito. Yung social media mo, pwede mong lagyan ng text yan. Nandiyan pa rin yung mga options sa left side. So, nasa sa iyo yun kung paano siya i-edit. Ika nga nila, mga Beshi, learning by doing. So, kung gusto mo matuto paano mag-edit, dapat matuto ka din paano ma-explore sa editing. So, basahin mo lang yung mga options and matutunan mo yan step by step. Lahat ng gustong magsimula sa editing, nagsimula sa beginner. So, walang agad-agad pro ka na. Pati ako, pinag-aaralan ko pa rin siya hanggang ngayon. Hindi pa rin ako galing sa editing. Pero at least, nag-improve na ng konti, diba, mga guys? So, yan ang mga option mo. Kikita niyo, may mga anime. So, kinancel ko na yung download kasi sobrang tagal talaga, guys. Pero, madali na naman yung hanapin. Makikita mo naman yun sa downloads ng iyong PC or computer. Yan. So, makikita mo dyan, diba, sa downloads. Ito Firefox tong ginamit kong browser. So yun ang mga Beshi, and sana may natutunan kayo sa araw na ito kung paano mag-edit gamit ang Panzoid for your intro and outro. Ito, Beshi, sample ko ito sa outro ko na nagawa ko dati. Galing na nito sa Panzoid. So bye everyone!